friends, good afternoon. I just got home from work again. Regular day. Alam nyo na, dali ko yung buhok ko. So anyway, ngayon is magluluto lang ako ng dinner. Gagawa ako ng pork tenderloin uli kasi meron pinaghati ko kasi yun. So yun ang aking gagawin ngayon. So magluto muna ako. Gusto ko lang mag-good afternoon sa inyo kasi hindi ako nakapag-good morning this morning. Baka ano lang yung buhok ko ha, ginanin ko lang. So, yun. Magluto muna tayo. So, hi friends. So, ito po yung pork tenderloin. So, bali ang ginawa ko po niyan last night is, niluto ko siya ng, siguro mga 40 minutes. So, ang ginawa ko na lang po ngayon is in-slice po siya at gagawing, kasi, kung ngayon ko lulutuin after work is wala akong time. So, ang ginagawa ko po is niluto ko po yun siya last night. Pinakuluan ko siya ng sa chicken stock, I mean beef stock, like that. And hinaluan ko po siya ng garlic salt, which is this one, and black pepper. Tapos nilagyan ko ng ganito pampalasa, yung French fried onions, ganyan, pampalasa lang yun. So, ayan na po yung itsura niya. Pero ngayon, lulutuin ko siya uli ng pakukuluan ko siya ng gagawa ako ng sauce. At iiniting ko na lang po ito ng siguro mga 20 minutes, less than that. Kasi luto na po yan, hindi mo kailangan lutuin uli. So, yun ang aking gagawin. Gagawa rin ako ng sauce, homemade sauce. So, yan po yung aking pork tenderloin. Kinat ko siya ng very thin para madali siyang mag-absorb yung sauce. So, iiniting ko po yung aking pork tenderloin ngayon. So, nagpapakulo ako ng beef stock. Tapos, sahaluan ko po siya ng kalahati nitong magic sarap. Yung magic sarap, nabili ko to sa online. I think I got a bargain. I mean, I used maybe 2 or 3 packets. So, marami pa akong ganyan. Kasi hindi ako masyadong gumagamit ng magic sarap. So, ngayon kailangan ko kasi para mas malasa. Diba? Ayun yung ating pork tenderloin. Right there. And then, mostly mga ano lang naman. Basic lang ang ingredients. So, nahalo ko. Friends, yan na po yung ating pork tenderloin. So, pakukuluan ko na lang po yan siya ng chicken stock. Ayan siya, oh. Yung sauce. Tapos, gagawa na ako ng homemade sauce. Yeah. O, diba? So, ganun lang po yun. Kasi, luto na yan siya. So, bali, iniinit ko na lang. Hindi. Ayan, chicken stock. I mean, beef stock po yan. Siguro, mga 10 minutes to 10 minutes lang. Basta, isang kuluan lang siya. Done na po yan. Kasi pag na-overcook nyo ang pork tenderloin, may tendency na tumiga siya. So, yun ang dapat iwasan natin kapag nagluto tayo. Kasi very delicate yung ganitong klaseng meat. So, yan. Basta ano lang po yan, isang kuluan. Kasi as long as naniluto nyo na po siya, is madali nang lutuin yan. Malambot na ito siya. Very moist talaga. Yun ang sikreto sa pagluto ng tenderloin, pork tenderloin. Hindi siya kailangan i-overcook nyo kasi lalo siyang titigas. Ito siya, perfect lang ito. Ito naman po ang mga ingredients sa paggawa ng homemade maple syrup sauce for my pork tenderloin. So, ang gagawin nyo po is, kailangan meron kayong, pwede kayong gumamit ng fresh ginger. Pero, syempre, sa akin is madalian. Ito na lang ang ginamit ko, yung garlic na mabibili mo sa store na nakabottle na siya. Ayan, para wala nang, ito siya, oh. Yan. So, pwede rin kayong mag, kailangan kasi, crust talaga yung as in very fine. Ang pag, it depends kung gusto nyo naman. Hindi naman necessary talaga na kailangan na kinasundin nyo yung ganun. Pero kung ayaw nyo ng garlic, okay lang din. Masarap din ito sa onions. Kung wala kayong garlic, onions na lang. Pero, masarap ang garlic din. So, anyway, ang gagawin ko is...
At ito naman yung ating diba? Luto na po yan. So, naantay ko na lang yung sauce. Kasi hindi ko siya luluto in ng matagal. So, ito po yung gusto natin mangyari. Yung parang malapot na siya talaga. So, it will take a while. Maging patient lang po tayo. Kasi paggawa talaga ng sauce nito is it takes a while talaga. So, yan siya. Parang malapot na, oh. So, almost half na yung natitirang sauce, oh. Diba? Konti na lang. Kaso, ingat lang na hindi maano kasi natapon yung sauce natin. So, ayan na po yung ating pork tenderloin. Ayan siya. Sarap yan. Yung sauce, maraming sauce po yan nasa ilalim mo. Diba? Sesame po yan. Lagyan ko siya ng sesame. Masarap ito siya. Very tender. Perfect yung ganitong luto. Pork tenderloin. So, ang gagawin nyo lang po is gawa kayo ng sauce. Wag masyadong wag nyo pong i-overcook ang pork tenderloin kasi like I said, lalo siyang titigas. Pero ito siya perfect lang talaga yung pagkaluto ko. Yun ang reason na moist talaga siya. At saka kinat ko siya ng very thin pieces para madali siyang magsok yung sauce. So, ayan. Tapos yung po niyan, sauce nasa ilalim. Maraming sauce po yun sa ilalim. Right there. Masarap po ang sauce nito. See? Yeah, ganun. Ganun-ganun nyo lang. Ganun po ang pagluto ko ng pork tenderloin. Next time gagawa din ako ng ibang klaseng sauce naman. Guys, ayan lang siya. Ayan yung aming rice. Sa aming apat na po yan. Hindi sila mahilig sa rice eh. So friends, my husband decided to get this one for my kids kasi lately hindi naman sila feeling well. And thank goodness they're feeling better now today. So ayan, parang namin bubili siya ng chocolate ice cream cake. Favorite kasi nila yung chocolate ice cream cake. So ayun, nag-decide yung asawa ko, bumili siya para, actually, silang tatlo lang naman ang mahilig. Hindi ako masyadong mahilig dito, but it's really good. Bye. Okay, kayo.